날 위해서라면 슬퍼도 기쁜 척할 수가 있었어. 널 위해서라면 난 아파도 강한 척할 수가 있었어. Welcome back to my channel. Ako po si Myjel. And in today's video, magkakaroon ulit tayo ng another Have or Walay series! Yay! Bago tayo magsimula, mag-subscribe muna kayo. Pwede nyo pong pinutin din yung bell button para maging updated kayo once na magkaroon ulit ako ng bagong video. Ang re-reviewing ko ngayon ay isang local brand na sikat din ngayon. Ang pangalan nito ay Super Beaut and naglabas sila ng panibago nilang lipstick. Hindi ko lang po reformulated ito, pero before kasi nagkaroon na sila nito and ngayon nasa balm na siya. So ganito yung packaging niya. Napaka-aesthetic lang, black and white, and nakalagay lang yung pinaka-lip balm sa parang karton. Ayan. So yan. And then, so, ang sabi dito ay Super Beaut So Matte Lipstick. The best part of your purchase is that you are buying one product that can serve three areas of your face. Pwede ito sa eyelids, sa cheeks, and sa lips. So, i-demo ko later yung itsura nito sa eyelids and then sa cheeks. Ito yung likod niya. Yan, halaga yung instructions kung paano mo siya gagamitin. So, remember, this is fragile and as any lip balm containers, it may be hard to twist back down. Twist up only a bit, apply and cover with cap. So, ito na itsura ng kanyang lip balm. Yan, okay. So, ang nakalagay dyan, So Matte Lipstick, Super Beaut, and yung shade nandito sa baba, black and white siya. Then, dito sa may likuran niya, nandito yung ingredients. Hindi ko na siya iisa-isahin kasi natural ingredients ito. And then, nakalagay manufactured for Empalma Skincare Products. Then, nakalagay Makati City. Then, nakalagay yung website nila, www.superbeaut.com. Meron siya expiration date. Ang nakalagay, March 10, 2020. So, usually, yung mga lipsticks kasi or mga lip products, pwede sila ma-expired ng 12 months o kaya 24 months. So, this one is 2 months. Kung ngayon mo siya bubuksan ngayon, 2018. So, for example, today, bubuksan mo na siya, dun na mag-start yung counting niya before siya ma-expire. So, dito, hindi ko nakikita at walang nakalagay na net weight. Pero alam ko, ang mga balms na ganito is nasa 5 grams, kung di ako nagkakamali. Ang itsura niya sa loob ay, ayan, so, hindi natutwist yung cup niya, na nahihila lang siya, ganun, no? I-remove mo lang siya. And then, natatakot akong ano, tingnan natin yung ano, amount ng product. Bahala na kung hindi na bumalik. Lagot ako dito. So, ito po ang amount ng product na makukuha nyo. Super dami na siya, diba? See? Like any other lip balm, so retractable siya. No need na tasahan, ganyan. Ang gagamitin ko ay yung links para sa cheeks. So, ang ginagawa ko, nilalagay ko muna dito sa aking hands. Okay, so ito siya. And then, spread ko lang. Then, kukuha lang ako ng kaunting amount. Then, spread ko sa cheeks. Ang dami. Ika lang. Then, dito sa kabila. Diba nakita nyo, onti lang din yung kinuha ko sa kamay ko. Pero, super pigmented pa rin. Meron pa rin ako nalalagay dito sa part na to. Thank you.
nude shade. So, pwede siya perfect for everyday. Kung hindi ka masyadong sanay ng mga medyo bold na kulay, pwede to sa'yo. Norma naman is perfect for summer kasi medyo peachy siya. So, kung magbe-beach kayo, pwede niyo siyang gamitin kasi magandang ang kulay siya. And the next one is the Hydra. Hydra is, I think this one is the best seller sa kanilang lahat. Meron ako nito nung full size pero feeling ko reformulated na rin pati yung shades niya. Ito kanilang So Matte Lipstick na bullet type. Ito na yung, ito yung before, nung nag-start pa lang sila. So, ito yung nirelease nila. Diba, ang ganda din. White aesthetic din siya. White and pink, ganyan. And then, ang kulay nito is, ito nga, Hydra siya. Ang pagkakaiba lang nito, itong So Matte Lipstick nila na bullet type is super, super hirap i-glide. Kasi super matte siya, as in, super matte and amoy crayon siya. As in, super lakas ng amoy ng crayon niya. Napag-alaman ko na hindi sila same. So, ito yung itsura niya. Huwag yan itong pansinin. Okay. So, this one is yung Hydra na bullet. And this one is yung Hydra na tinted lip balm. As you can see, magkaiba sila ng kulay. So, ibig sabihin, iniba na nila yung formula. Iniba na rin nila yung pinakang shade nila. Ayan, tingnan nyo. One swipe. Kita na yung kulay and super bilis niya ikulay. As in, ang bilis niya i-glide. Ang bilis niya i-glide sa hands. What more pa sa lips, di ba? Super moisturizing and super hydrating niya sa lips. Yung Hydra, yung color, ang shade niya, madi-describe ko siya as mauve pink. And this one, Lyra, is the muted version. Muted pink siya or muted rosy pink ang kulay niya. And perfect for everyday din siya. Hindi siya ganun kabongga na pink. As in, yung parang super tingkad na pink. So, yun nga, sabi ko nga sa inyo, nitong shade ng Super Beauty So Matte Lipstick is nag-fall sa for everyday use and for natural looking lang. Yung Lynx naman is like para siyang bold color na, pero mix siya ng peach. Medyo may pagka, may, ito kasing Lynx, para medyo may pag-orangey na pink ang kulay niya. Kung napapansin nyo guys sa ating lip swatches, medyo glossy siya. Kasi ganun siya pag in-apply, medyo glossy siyang tingnan. Sana makita nyo. Wait, ayan. Kita nyo ba? Super, pag in-apply siya, medyo glossy siya. Pero 1 to 2 minutes, nagsiset na siya sa lips nyo. And kahit mag-set siya, hindi siya ganun ka-matte. Para talaga siya, makakompare ko talaga siya sa creamy matte na small version lang. So, verdict time na tayo guys. Mag-start tayo sa packaging nila. The packaging looks nice and very simple lang. Dito sa kanilang carton, ayan, hindi nyo na ito magagamit after, so pwede nyo na din siyang itapon. Pero, ang kagandaan nito, andito instructions kung paano nyo siya gagamitin. Pinaka-lipstick is very, very nice. Parang wala na siyang, alam mo yon, direct to the point na, na nandito na yung pangalan ng shade. Hindi mo na kailangan iikot-ikot ng ganyan para makita mo yung shade kasi andito na siya sa may baba. Pakita ko sa inyo. Ayan, andito na siya sa baba. And then, andito na din yung name ng product. Andito na din yung mga ingredients and meron na siyang expiration date. Ang tanging kulang na lang dito is yung net weight. Pero okay lang naman kasi as you can see kanina, super dami na nito. Medyo messy yung kanilang container kasi like this one. Wait, hanapin ko yun. Ito. Ayan. Kasi hindi ko masyadong nagustuhan. Hindi ko masyadong gusto yung takip. Kasi diba nahahatak lang. So, pag hinatak mo, minsan may nakakasamang product. Pero okay lang naman yun. Yun nga lang, medyo messy lang talaga. Kasi diba white to, minsan natatransfer dito, ganyan. Pero okay lang naman. Yun. Pero hindi naman siya super big deal para sa akin kasi pwede ko naman linisin. And then, maganda dito, hindi na kailangan tasahan. And super travel friendly. So, pwede mo itong dalhin. Kahit sa, pwede mo itong dalhin kahit kung saan man ka pupunta. Sa ibang bansa ka pupunta, kung pupunta ka man na Cebu, Davao, ganyan. Pwede mo pa nga itong dalhin, limang to eh. Depende sa mood mo. Kasi hindi naman siya super bigat and super lit lang niya. Then ayun, hindi naman siya agad-agad na o-open. So okay lang, secured na secured ka na hindi siya kakalat sa bag mo. And then next is yung smell. Yung smell niya parang ano, amoy cherry. Amoy cherry yung smell niya pero napaka onti lang. Pero, pag nilagay mo na sa lips mo, maamoy mo siya sa unang lagay mo, pero after, okay na. Wala na siya, oh. Wala na akong maamoy. Let's see if this is transfer proof or kiss proof. Ay, wala na lalagyan. Hmm. Ayan. Okay?
Ayan, super minimal lang. Ayan, minimal lang. Hindi nabawasan yung kulay ng lips ko kahit nag-transfer test tayo, di ba? Super nice. Pag unang suot mo siya or unang lagay mo siya, medyo parang malagkit yung feeling niya. Pero pag pinagdikit mo yung upper lips and lower lips mo, hindi naman siya parang mag-iiwan. Yung makikita nyo na iiwan siya habang nagdidikit, hindi ganun. Parang malagkit lang talaga yung feeling. Pero once na nag-set na, okay na siya. When it comes to longevity, masusot mo siya ng 4 to 6 hours, pero depende sa shades. Like yung Draco, Norma, and Hydra, siguro mga 4 hours yan. Pag kumain ka na, yun, medyo nag-fade na yung sa inner lip. Pero yung shade na Lyra and Lynx, super ganda nun, guys. As in, naghulas test na ako, kumain pa ako ng sangyupsal, unlimited sangyupsal ako. So, napalaban yung aking lips, and then nagzumba pa ako. Andun pa rin yung lipstick mo. Pero ang maganda dito, halimbawa nag-fade na siya sa inner lips mo, nag-iwan siya ng stain, and then pwede mo pa siyang iset, like, ganun mo lang, i-blend mo lang siya. And then, parang ganun pa rin, parang nung unang lagay mo pa rin magiging itsura niya. So, yan, papakita ko sa inyo, guys, yung itsura na nasa eyelids ko. Ito yung Hydra. Ayan, nilagyan ko lang siya ng glitters, pero ayan lang. Yan lang yung ginamit ko. Wala akong nilagay na primer, pero sigitang kita siya. Super pigmented niya. Nilagyan ko rin to. And then dito sa may baba, ano ba yung nilagay ko? Links yung nilagay ko. Super buildable and super blendable nito. Ayan. Ang price ito is $199. And to be honest, medyo na mamahalan ako. Kasi $199 parang ka-price na siya ng ibang lipstick. Pero one product na pwedeng gamitin mo sa eyelids, sa cheeks, and sa lips. Diba, pwedeng-pwede na, bawing-bawi na. So, ayun lang. And then, pag nakita nyo naman, super dami naman ng laman niya. Super habay na habay to sa akin. And this one is super approved sa akin. So, ayun lang guys. Tapos na akong mag-review. Sana nagustuhan nyo tong review ko. Kung nagustuhan nyo to, please give me a thumbs up and mag-subscribe na kayo sa akin. And pindutin nyo na yung bell button sa baba para ma-notify kayo whenever na meron akong i-upload na mga video. So, kita-kita tayo sa susunod ulit, guys. Thank you so much for watching. Always remember, don't worry, be happy, stay gorgeous, and young fish, young!